Ngayon naman itetest natin kung naisasabuhay niyo nga ba ang mga itinuturo sa inyo ng mga mami ninyo pagdating sa love. So tatawagin natin itong hashtag Alex's Advice and hashtag Joseph Says. Okay, so ito ang unang issue ng isang relasyon. Ang isang relasyon at nawala na ang excitement dito, dapat bang ayusin at ipaglaban pa? Alex, advice? Okay, for me, paano yan, married o ano? Sige, yung hindi muna, boyfriend-girlfriend lang. Kasi ako naniniwala ko that falling in love is sometimes it happens talaga na de-develop ka, so it's an accident. But staying in love and being committed to someone is a decision, it's a choice. Yeah. So kung decision mo talaga, kung tingin mo eh pwede, kaya, choice mo yun. Pero lagi mong, hindi ka dapat laging umasa na, nawala na yung feelings ko, nawala na eh, nawala. Kasi talagang, di ba ang feelings talaga, magpipik, tapos bababa, ganun talaga yun. Kasi daw yung utak natin, pag na-in love tayo, may lumalabas oxytocin. Oh. Wow! Ay, ang galing mo dyan. May oxytocin daw na lumalabas sa ating utak, mga endorphins, na naglalas lang hanggang 2.5 years. Pag may na-fall tayo sa isang tao. So after that, pag daw naglast ang relationship mo beyond 3 years, parang decision mo na yun, it's really your choice na to be with that person. Kasi nawala na yung hormones niya na parang in love. So walang ginagawang something para tumibok ulit yung hormones na yun? Decision mo. So it's either na you work on it, mag-date uli kayo, yung parang... At kung nag-decision ka, tsaka choice mo yun, it's more than love. Wow. Kasi, di ba? Pero kung... Nirelay, sarili mo lang yan. Pero pagka kunwari, alam mo naman na ipupush mo pa, pero yung kabila naman, yung partner ayaw na rin naman, wag na. Kasi dapat, it takes both. Two to tango, yeah. Di ba? Correct. Dapat both. Joseph says? Actually, ako agree ako with Alex. Tsaka, kung struggling man kayo, it's part of the relationship. Hindi naman pwedeng palaging, you know, happy kayo palagi. So, I think kailangan talagang subukan and kailangan yung i-push, you know, na ayusin yung mga bagay. Kasi minsan sa relationship, parang stage lang yun eh. Like one of the stages. So kapag nalampasan nyo yun, you know, malay nyo, di ba, maging okay na kayo. Okay, so next. Okay, next. Susuportahan mo pa rin ba ang partner mo sa bagay na gusto niyang gawin pero ayaw mo ito para sa kanya? Para sa akin, kapag mahal mo ang isang tao, tapos alam mo na makakabuti sa kanya yun, kahit na tingin mo is hindi, yung parang maka-apekto yung relationship ninyo, parang kailangan mong hayaan na mag-grow ang isang tao. Amen. Kung mahal mo talaga siya. Diba? Okay. Oo. Yes? Well, ako naman, dapat sabihin mo sa kanya, you know, maging honest ka sa kanya na, for example, parang hindi ko gusto to. And then, kapag sinabi niya, kapag pinush niya pa rin na gusto niya talaga, I think you gotta respect that. I mean, dapat hindi ka maging selfish eh. Love is selfless. Okay. Wow. Perfect. Eto na, next. Career or love? I would go for career. Kasi yun nga, di ba gaya na sabi ko sa inyo, kung talagang mahal ka ng isang tao, susuportahan ka niya. Kung hindi ka niya susuportahan, baka hindi siya yung para sa'yo. Ikaw, Al. Yes. Ako both. Safe. Hindi mo. Safe na. Napaka-safe na. I'm more. Isa lang yung pilian natin dito. Kasi kung talagang love mo, yung love ka talaga ng isang tao, hindi magiging choice yung career or love. And kung yung career na yon ay para talaga sa'yo at ibibigay talaga sa'yo ni Lord, kahit na may dumating pa sa yung tao na yung di ba sabi nila, pag okay yung personal mo, hindi daw maganda yung career mo. Di ba? Pero kung talagang darating yung career na yon ay para sa'yo talaga, binless talaga sa iyo ni Lord, yun ay tugma talaga para sa iyo. Kahit na dumating na yung the one mo at kahit konti pa paano ma-distract ka, it will still flourish. So, career or love? Flourish. It goes two ways. Both. Parang mani-mani na English ko. Hindi ko na nga kaya yung flourish. It goes two ways. Kaya na lang magtanggal ng S. It's your choice. Ayaw ba kung kayo? It goes both ways pala. Pero... Magkaibigan talaga kami, no? Naka, marami pa tayong hugot at pulot kasama sina Alex at Joseph.